Lumilipad na guys. So, 14 piraso lang yan. So, medyo maulap pa. Maulap. Yun o. Ha? Hindi ko alam. So, ayan guys. Lumilipad sila. Ayan. So, binugaw ko uli yan kasi nga nakadapo dun sa may pinakawayat, delikado po yan, no? Pag hindi mo sila na, pag nagpalipad ako at hindi mo sila na, kumbaga hindi mo sila natutukan, no? Delikado, kaya kwan tayo, no? Tutok muna tayo kasi may maloko dyan. Ninyo, merong, yan, no? Merong kalapate na yan, no? Nasa pagitan ng kadelikado po yan, no? So, kaya pababain natin. Kaya hindi ko po sila pinababayaan, no? So yung kalapati na yan iloko-loko, no? So kailangan lumipad yung mga yan at huwag dumapo dyan. So nakatambay sila dyan, no? Initan yan, no? Tirik yung araw, pero matibay na sa arawan, no? So, ganyan ako, no? Hindi ako yung... So guys, kaya pala hindi sila nagpapasok, pinapapasok sila ni Boy Dakma. Naligo pala sila, nag-swimming doon, no? Kung mapapansin nyo guys, ayan. Ayan, meron tayong batcharon. Yan, para makita ninyo. Yan, meron tayong batcha dyan, na kung saan may tubig. So naliligo sila, no? Self-bath kung tawagin natin, no? So ngayon, alas 9 na yata ng umaga. So siguro hindi ko papainin ko mga kalapati na ito para kawalan ko na. Pero for the meantime, papasukin ko itong mga panatin, no? Itong mga kalapati natin na ito. Kasi nga, delikado, no? Kapag hindi pumasok ito, delikado. Kasi tuturuan nila dito yan, eh. Tuturuan nila na ilan na kayo rito? Kasi guys, tuturuan nilang dumapo doon sa may pinaka high tension. Kaya ang gagawin natin, papapasukin muna natin sila tapos bago. Ngayon magbabago tayo ng style kasi pag sinipulan ko sila ng hapon, hindi sila pumapasok. So ngayon, magbabago tayo ng style. Hindi muna na natin sila pakakainin. So sa hapon na natin sila pakakainin. Para pag tinawag ko sila ng mga 5 PM, no, diretso-diretso sila papasok. So, bibilangin ko lang to kung ilan. 6, 8. Wow, 8 piraso. So, nasan yung iba?
sa ngayon guys, hindi ako nakakapaglinis talaga ng ako yung ano. Wala pa akong pan. Siguro sa Sunday pwede na makakapaglinis na ako ng kulungan. So maganda ngayon ang Enertone kasi marami siyang pan ngayon, no? Marami siyang grains, no? Maganda yung nakuha kong Enertone. Eleven. So ayan mga guys, ayan, nakakainan sila. So ayun, meron pang isa rin, no? Sabi ko kasi, kulang. Black chip dito, ibig sabihin kulang pa rin sila, kailangan may black chip to, kaso wala yung black chip, ewan ko kung nasaan. Asa na yung kwan na yun? Andun yung black chip, ayaw pumunta rito. So ayan guys, no, imbis na ito ang ibigay ko na takal yun sa kanila, itong malaki, itong binigay ko, no? Para lang merong laman yung kanilang dipche. No? So, pakakawalan na natin sila. No? So, first, ilalagay natin to. So, ilalagay natin to, itong kahoy na to. So, itong kahoy na to guys, ito yung tulay nila, no? May tulay sila, may tulay, era tulay. Magwala dito. Tapos, ilalagay natin to, no? Nakikita ba? So, wala kasi ako tiga video eh. Ayan. So, sa kanila na yan, no? Ayan, bahala sila. Kasi, sabi ko nga sa inyo, ang hirap, no? Ang hirap sila tawagin pagdating ng hapon. Yung kailangan, hindi sila ganyan, no? Kailangan, pagdating ng hapon, pag sinipulan mo, nabak sila. So guys, huwag kayong gumamit ng mga patuka na, kwan, ha? Na, kumbaga, yung patuka ninyo, dapat yung gagamitin yung mga patuka, available sa inyong lugar, ha? Hey. Ginagawa ninyo, di pa kayo tapos kumain. So guys, katatapos lang natin magpakain guys. Ito yung mga barako natin, no? Mga panlaro sana natin at ginawa na natin yung mga breeder, no? So yan, makukulit. So yan po yung isang problema guys, no? Kapag ang kalapati ninyo ay hindi nyo pinapakain, no, bago pakawalan.
So yung mga inakay, lalo na yung mga inakay, so ayan, no, napilitan lumipad ko umangat yung mga kalapate. Dahil magaan yung kanilang kwan, no, pakiramdam. So kung ang problema kung sa lugar ninyo ay maraming nangangalapate, no, at tama-tama pa naman yung iba pa naman, lagi nilang sinusubaybayan nyo pares niya, no, yung tamang walang kalapati sa paligid mo, tapos magpapakawala ka, tapos mabibigla ka na lang may mga dumadaan na marami, o nagpapalipad din yung mga kapitbahay, mag-aangatan yung mga kalapati. So yun yung isa sa nagiging problema natin, no. So kaya ako tuwing ayun, oh, may lumipad na young bird ko, kaya ako, guys, kapag nagpapakawala ako, especially sa young bird, gusto ko meron silang kinain. Ang problema, no, ang problema kapag kinakain ko naman sila, so pagdating ng hapon, nagiging pahirapan yung pagpapapasok sa kanila. So lagi akong inaabot ng dilim, no, at para mapapasok lang sila. So nung bata-bata sila, sinasalubong nila ako, guys, eh, no, para kumain pagdating ng hapon, pero ngayon hindi na. So matitigas na yun, ulo, ayun, may dumapo na doon sa wire. So yun po yung iniiwasan ko, kasi delikado po yan, naka double band, no, agayon, no, no, ayun, ayun, no. Hindi po akong pwede magdugaw dahil makukan sila, no. So tingnan natin, guys, no. So yan na, natuto na po, umakit na naman sa wire. So isa sa problema ko yan, guys, no. Talagang maaari lang, ayoko na magpalipad, eh, kasi nga tuwing kakaroon ng problema, magbaka brown out, eh, ako po pinagbibintangan yung mga kalapate. So hindi naman maiwasan, kagaya nito, halos pinipilit ko na hindi sila dadapo dyan, ginagawa natin ng paraan. Hindi ko naman sila pwedeng kunin, no, bugawin niya, kasi nga mauukan sila, kumbaga lalayan sila. So problema, no, problema malaki to. Kaya sinisipulan ko sila para bumaba. No, kaso nga lang, ayaw nila akong pakinggan. Kasi medyo may kinain sila. No, binigyan ko nga sila kahit konti, konti naman. Ganun pa rin yung inaasal. So guys, itagumpay sa akin natin. Ayun, may isang tarantadong kalapate na ayaw pa rin bumaba, tapos yung iba nandun, so wala na namang kain yun, no? So ayan, may kumain 6 na piraso, so sila lang po yung makakain, no? So hanggang saan sila, no, guys, hanggang saan, kasi nga yan ang nagiging problema ko, na nakakatukasin na yung mga patuka dito sa baba, yung mga nalalaglag. So yung nahuli ko na basra, hindi ko naman alam kung saan pumunta. So kaganina nandito na, eh. So ayan, lumalabas na naman, no. Ayun, saka lang sa bababa, no. Kung kailan tapos na ako magpatoka. So ang gagawin na lang nila, guys, hintay na lang natin silang pumasok. So kagahapon naman, bago dumilim, pumasok silang lahat. So hintay na lang natin silang pumasok, kasi ayaw naman nilang kumain, eh. So sumipol na ako, pero hindi nila pinansin yung sipol ko, no? Unlike dati, no, yun, no? Nagkukumahog siya, oh. Nagkukumahog, no? Kanina, nung sinipulan ko, ayaw niyang bumaba. So, hindi ko na siya pakakainin. So, kalokohan yun, ano, na sila pa yung masusunod kaysa sa atin, no? So, although, nalagaan natin silang mabuti, so, ayaw naman nilang, kumbaga, ayaw nilang sumunod sa patakaran natin sa sistema. So, kakain sila bukas na, no? So pasalamat nga, binigyan ko pa sila ganila ng isang maliit na takal, pero ngayon bahala na sila. Kung wala silang kinain, matulog silang gutom, no. So ganun lang yung, guys, no. Kung kalagyan nilang gagawin yan, wala akong magagawa dyan. So bahala na rin sila kapag inilipad natin sila ng ganyan ng system nila, payat-payat sila. Di, kung papala rin, dito sila sa akin, look, kung sila'y
hindi na uuwi, bahala na sila. No? Ganun naman talaga yung laban. So, meron talagang matitigas na ulo na kalapate. At hindi po natin naiwasan yan. Tinan nyo, kasi nga, yung kulungan ko, walang sarado yan. Kasi nga, nagtuturo pa ako. So, hindi ko pa talaga sila totally napaparonda. So, ngayon pa lang. At nagbunot na ako ng kanilang mga pakpak. Nagpwede rin na ako para wala akong maging problema pagdating sa karera, guys. No? So, siguro papasok din ito mamaya. No? Kaso nga lang, ayan, gutom-gutom na sila. No? So, sobrang sa sobrang kailapan nila, sa sobrang kalokohan nila, no? Wala na, tumawag na ako eh. No? So, kailangan kunan ko sila, no? Maging matigas yung puso ko. So, sa pagkakalapati, guys, kailangan, no, may dibdib ka rin, no? Hindi pa pwede yung kapag sinipulan mo sila, ayaw ka nilang pansinin. So, ayun, no, tumitingin sila, no, kung nagpapakain na ako. No? So, ayaw nilang pumasok. Better luck next time. Bukas na lang sila. Kailangan, guys, kapag sumipul ka, no, alam nila yung sipul mo, bababa sila, no? Alamin nila kung ano yung nangyayari kung kakain na. Ngayon, kung bibibihin mo sila, magiging problema mo yan pagdating ng karera. Baka mamaya, pagdating nila, gusto nilang umupo, tumayo, ayaw nilang pumasok ng kulungan, seconds lang po yung pinaglalabanan. So, dito po, nakukuan talaga yung motivation. No, kailangan ma-motivate mo yung ibon mo, maturuan mo ng maayos. No, so kay maawa. No, yan, no, sa sobrang kulit niyan, yan, no, yung bumaba na yan. Terminator, sobrang ilap niyan, no? Napakatarantado niyan. Isa sa nagdadala sa mga ibon niyan na maging mailap, no? So ngayon, okay, wala. Tapos na ako sa nipple, saka lang siya bumaba. So bahala sa buhay niya. Wala siyang kain. So, ganyan lang, guys, no, huwag kayong kailangan tigasan niyo yung dibdib ninyo, huwag kayong maawa minsan. So yung hindi naman na sinasabing pinababayaan natin sila, guys, kundi binibigyan natin sila ng leksyon para mapaamo natin sila. Isa sa diskarte yan para mag-motivate mo sila yung mga ibon mo, no? So sabi nila mga inakay daw, kalimitan kasi sa mga kwang ko, young bird ko. Ganyan eh, pag nagtuturo ako, saksaka ng tigas ng ulo, no? So, lalo pa pag nakatikim na po ng patuka. So, nagiging kwan sila, no? Nagiging tigasin sila. So, tinanggal ko na nga yung tubig doon para at least kapag uhaw sila, papasok sila sa kulungan. Ayaw, bumaba ako, lumabas ako. Kasi nga, wala siyang nakitang patuka. So, bahala siya sa buhay. So, aghahapon pa yan, no? Noong isang araw pa yan, noong tatlong araw na, bali pang apat na araw ko na tinuturuan, na tinututukan, ganyan ang style. So, bahala sila, no? So, kailangan, kapag sumipol ako, kailangan, on the spot, ganyan sila. Kung hindi sila papasok, ibig sabihin, tawag nito, wala silang kain. So, this is for today, guys. At sana, no, huwag na munang umulan. Uulan na naman, medyo masama yung panahon, no? So marami pa tayong pag-uusapan, guys. So, comment lang, guys. So, tingnan ninyo, guys, kung tama yung ginagawa ko para at least mag-comment kayo, papag-usapan natin ng mga bagay-bagay tungkol sa pagkakalapat. Hindi lang po yan, no? Pati sa pag-iibig natin. So, marami salamat sa nag-subscribe at patuloy na sa subscribe sa ating YouTube channel. So, ganun lang kasimple, guys. So, pasensya na kayo dahil ang pangit ng lugar ko, ang pangit ng tulungan ko. So, hindi naman po yan nasusukat doon, guys. No? Kaso nga lang iba, talagang kapag maganda yung tulungan, maganda yung panabigyanin sila. Baga, malaking bagay talaga na nakaka-attract ng mga pansin at mga kagandahan ng lugar. Maganda, ambiance, kumbaga. So kahit ako naman eh, pag pumunta ako sa isang lugar tapos hindi ko nagustuhan, parang hindi ako contento. Unlike na talagang pag nakita ko, kahit sabihin mo pang peke, no, basta maganda, okay lang yan. Ayan o, madilim na dun, guys.
Yan, madilim na. Iba kasi sa camera yun, nakita na madilim. Ulam na yan, no? It's time na bababa na tayo at ayaw naman nilang pumasok. So, naglalabasan uli sila. So, bahala na sila, guys. No? Magandang araw sa inyo ng June 14, 2023. God bless you, God bless you. Anak ni Wigo, no? So ano, nakakain ka? Pag hindi ka kumain, hindi ka tataba, no? So anak po to ni Wigo, guys, no? So nabiyak po yung bibig niyan, tinahi ko lang. So kaya po nagkaganon yung kanya, yung tuka niya. So maraming salamat dahil nabuhay pa siya. Ayan, no? Kung titignan ninyo, guys, yung kanya. Ayan, ayan, nabiyak kasi yan. Kumbaga, hati talaga yung pinakatuka niyan. Nung young bird pa siya. So, ang ginawa ko, tinahi ko lang. So, ayan po, no? Bumalik po siya. Kaso nga lang, hindi bumalik po ng... Para at least buhay siya.